Reminence, pag-usapan po natin kung ano yung kahulugan ng bagong liturgical year. Okay, natutuwa na naitanong mo yan sabagat patatapos na naman ng isang liturgical year. Alam mo yung, balikan mo natin yung ibig sabihin ng liturgical. Alam mo yung liturgical at ibig sabihin ng civil year. Sana ito sa civil calendar eh. Yung nagbumula sa Enero, tatapos sa 31 ng Disyembre. Itong liturgical year, ito may kailangan isang salita na nangangaliturgical na nangangailangan nangangahulugan ng isang publikong pagdiriwang na publikong pagdiriwang ng pagsamba ng isang tao, isang lipunan, isang simbahan sa relihiyon. So, bilang Katoliko tayo, ang ating yung publikong pagdiriwang ay may kinalaman siyempre sa buhay natin Kristiyano, higit sa lahat kay Kristo Jesus. Opo. Kanya, ang taon ng isang Kristiyano ay taon na nakapaligid kay Jesus. Tatandaan mo na papasok ang ating bagong taong liturhiko ng tinatawag Adviento. Hinihintay natin si Jesus. Mm-hmm. Oh, ganun din naman. Pagkatapos niyan, ipapanganak si Jesus. Tapos maya, palalakihin si Jesus. Mamaya, pag nasa yugto na tayo ng pangangaral, nangangaral si Jesus ng lantaran. Mamaya, siya ay papasok sa kanyang pasyon, pagdurusa, hanggang sa mabubuhay na maguli. Tapos buhay naman ang wala na si Jesus. Yung mga unang mga Kristiyano, anong mga pagdinilayan. Ito yung sabihin natin ng liturgical year. Itong ibig sabihin ng taong liturgiko ng simbahan, public worship and celebration of the church. Ngayon, anong bago dyan? Well, actually, paulit-ulit ito eh. Every year, bagong cycle. Kaya, within 3 years, na pagdinilayan natin yung apat na ebanghelyo, anong babasahin at binabasa sa Biblia. Kanya, para tayong continuous nas devotion, but continuous study of the life of Jesus. Kanya, ganun. Itong ibig sabihin ng taong liturgiko. Hindi tayo kipagsama yan sa sibil. Bagamat ang sibil nakatuon din kay Jesus. Bakit? Sabagat 2009-2010 from the birth of Jesus. Kanya, hindi natin iwasan yung religious aspect even of the civil year. Pero ang importante dito at sa lahat naman ay kinigay sa taong liturgiko ng simbahan, nakapaligid kay Jesus, nakasentro kay Jesus ang ating pagdiriwang. Opo. Sa ganito pong pagkakataon, anong aasahan ng mga mananampalataya sa pagpapalit ng taong liturgical? Unang-unang maaasahan nila at dapat asam-asamin ng mananampalatayang Katoliko-Kristiyano ay yung aspekto ng buhay ni Jesus, yung aspekto ng kanyang pangangaral, yung aspekto ng kanyang presensya noon sa ligid ng mga taong mga kaibigan niya at mga hindi niya kaibigan, ay makita natin kung ano ang kaugnayan ito noon at ngayon. Kaya kung saan noon ay mayroong mga taong taliwas ang ugali at hindi ayon sa mga moral, nakakausap ni Jesus yan, pinapangaralan na. Maging mga makasalanan na eh. Sa taong liturgiko na babatikan natin kung paano hinaharap ni Jesus ang maging ang mga makasalanan. Alam mo ba, sabi natin, what do you expect? Expect that yung ating asamin, hintayin natin na yung mga pinangaral ni Jesus, kaya binabalikan na sa Ebanghelyo, ay maaaring ulitin ngayon. Mm-hmm. Hindi na sa kapaligiran ng mga kaaway ni Jesus, kundi sa kapaligiran natin. Mm-hmm. Mahalay mo, baka akala natin ay si Jesus ay kaaway ay yung mga taga noong panahong yun. Baka hindi ito ikagulat ng lahat na maaaring tayo, ako, ang kasakiman ko ay kaaway din ng mga turo ni Jesus. Ano po ang magiging approach ng magpas sa bagong liturgical year? Yung magpas, na acronym yan, Manila Ardehesan General Pastoral Assembly, yailupo ng mga Kristiyano, mga mag-aaral,
mga nagtuturo, mga katekista, mga relihiyoso, relihiyosa, mga pare, mga diakono na gustong palalimin pa ang kanilang pananampalataya at bigyang hindi lang kulay, kundi talagang kaugnayan sa buhay, pangkaraniwan, pang-araw-araw ng taong naniniwala at nagmamahal kay Kristo Jesus. Anong maasahan natin dyan? Una sa lahat, yung magpas ay ito'y umani na nagtatawag natin pananaw. It already harvested a vision. Yung vision na yun, yung pananaw na yan, na maaaring sabihin natin sumario, summary ng ating kaligtasan at pagkaligtas sa atin ng Panginoon. Bigyan po natin ng pansin, katulad binanggit ko yung magpas, binanggit ko yung liturgical year. Paano po ma-observe ng ating mga kababayang nasa ibang bansa, lalo na kung ipinagbabawal ang pananampalataya sa ilang bahagi ng Gitnang Silangan, yung mga binabanggit sa liturgical calendar? Mabuti na yung tanong mo yan at napag-usapan natin ngayon. Totoo yung sinasabi mo. May mga bansa na hindi nagbibigay ng kalayaan sa mga mamamayan na sumamba o ipahayag ang kanilang pagsamba o magpahayag ng kanilang pananampalataya maging sa damit. Yun ang kanilang paniniwala, ha? Na ang tao ay huwag nang bigyan ng laya. Pero ano masabi natin sa mga tao na andoon? Well, first of all, pasamantala lamang naman kayo sa lugar na yan. Hindi makidiyan tunay mamamayan, ha? Hindi kigawan na siya dyan na kayo. So, tiisin nyo yan, yung kawalaan ng alam ng mga tao yun. Yung kawalaan ng alam. Hindi alam ang kailang ginagawa, eh, no? Hindi alam na siya nakapipinsala sa pagkatao ng ibang tao. So, just separate. But, tandaan nyo, ang Diyos natin ay Diyos na makapangyayari sa lahat. Kanya ang Diyos natin ay nakakamalay, nakararamdam ng ating sariling pagsamba sa Kanya kahit hindi natin na ipapahayag ito na mapupunan ng ibang tao. Right now, pwede tayo na pahinggan ng Diyos. Pwede tayong pahalagan ng Diyos. Pwede tayong mahalin ng Diyos na hindi niya pinamamahala sa ibang tao. Alam mo ba, ang Diyos ay maaaring nasa puso ko, puso mo, kaatanan. Ay ang Diyos na yan ay hindi maaaring pigilan ng sino mang tao. Sa pagkakataong ito, hihingi po kami ng inyong maikling mensahe at pagbabasbas sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Sa mga kababayan natin diyan sa ibang bansa, kababayan natin sa mga ibang lugar na wala tayong layang magpahayag, sabayan niyo ko at kahit sa taimtim ng puso, kahit intim na ating puso, ay ating malalapitan ang ating Diyos. Banal na ma, tahimik na may tinatanggap ang iyong pagka-Diyos at ang iyong pagkakalikha sa amin. Salamat. Bagamat hindi nadidinig ng ibang tao, ito'y damang-dama namin dinig na dinig nyo. Salamat at alagaan nyo kami. Patnubayan kami sa tuwi na. Kahit na walang nakapupuna, kayo po ay Diyos na mahal namin. Ang lahat po ito'y tanggapin nyo mula sa kahinaan ng aming sariling buhay, karupukan ng aming mga pag-uugali. Diyos na makapangyarihan at banal, butihin sa lahat na tanggapin nyo ang katotohanan. Mahal namin kayo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito po'y inyong-inyot. Pakitanggapin nyo para kami ay makadama rin ng pagmamahal ninyo. Amen.